Yes, good day to you guys. My name is MJ Lopez. And I've been vlogging about a lot of stuff. It's a mix of travel, inspiration, motivation, and business. And during that time, I'm still not sure what kind of videos I'm gonna do. So right now, I want to start over and I just want to introduce myself because I am pretty sure most of you guys who are watching this video right now doesn't even know who I am. So let's start with that. Ayan, so my name is MJ Lopez. You can call me MJ for short and Mark Giuliano H. Lopez for long. I was born and raised in Mamatid, Cabuyo, Laguna. And lahat ng Tiga South, alam na alam nyo to, na Mamatid ang pinaka-pinaka matraffic na lugar. Next to EDSA. So I came from a very poor family. Lola ko dating katulong. Buti ngayon maganda tawag kasi ang bahay. Yun namang mabait kong tatay na malandi. Yan! Nagwapo. Yan! Itinanan yung nanay ko at the age of 16, nabuntis, nabuo. Yan! And to cut the long story short, syempre napalayas kami, nahusgahan yung nanay ko, nasabihan na malandi, walang pag-asa, walang choice, and yung pagiging walang choice, napaganda pa nga. Anong sabi sa Chinese Proverbs? In every crisis, there's always an opportunity. Naging opportunity ng nanay ko yung pagiging buntis. And from there, nag-reseller ng bigas, nag-reseller ng kung ano-anong bagay. And at the age of 19, she became a self-made millionaire. Yan! So I was raised by a single mom. Bakit? Kasi yung tatay ko, 1 year old pa lang ako, sumakabilang bahay. Tapos dun na rin siya sumakabilang buhay, sa kabilang bahay, so hindi ko siya na-meet. Kaya pinalaki ako ng isang single mom. And my mom taught me how to think, not what to think. Tinuruan niya ako kung paano mag-isip, hindi kung ano yung iisipin ko. So pinalaki ako ng single mom na negosyante. So ako naman, I started doing network marketing and traditional business at the age of 16, kasi syempre, pinalaki ako ng negosyante. And I became one of the youngest millionaires in the industry at the age of 19 years old. Nabili ko yung first car ko, and the rest is history. Fast forward, I am 29 years old right now. And I am proud to say that I am a network marketer. And I am also one of the owners of Worldwide Entrepreneurs. So guys, itutuloy ko mamaya yung kwento. May boyfriend na yan. Hindi natin kaya yan. Mataas standard yan. Kaya lahat may takot. May duda. Naligawan siya. Tutuloy mo sa grupo ng mga pangit. Merong pinakapangit. Yung boss. Napaka-positive ng mag-isip. Sabi ni pangit. Mga pangit! Hindi na kaya. Nakikita niya yung pinakamaganda dyan. Magiging girlfriend ko lang. Sabi na, ano ka ba, pari? Ikaw na lang yung pinakapangit sa akin. Yung pinakamaganda pa gusto mo. Hindi ka ba natatakot mabasted? Pare, buto ako matatakot mabasted. Ha? Isa na yun naman ako. Oh. Itong itsura ko, pangit na. Kabasted-basted mo. Yeah. Tama? Eh, okay lang mabasted ako. Ikabasted-basted naman ako. At least sinubukan ko. Yeah. Tama? Yeah. Hindi
takot ng bastid. Ano mong feeling? Ang ganda mo naman. Yan. Sabi nga yun yung maganda. Thank you. Day 2! Ay, ganda. Ganda naman ang damit mo. Bagay sa'yo. Thank you. Atong araw, bago sapatos mo maganda. Oh, ganda naman ang sapatos mo maganda. Bagay sa'yo. Thank you. Wala akong iba. Inaaraw-araw niya, inaaraw-araw niya. So, nangyari, since nasanay si Maganda, inaaraw-araw niya, ang ginawa ang nangyayari tuloy, tuwing nagbibihis siya, naaalala niya si Pangit. Tuwing nagme-makeup siya, nagkikilis siya, naaalala niya si Pangit. Like, pagupit siya, naaalala niya si Pangit. Sabi ngayon ni Maganda, ano ba, kalimutan mo si Pangit. O bakit-pangit lang, bakit lagi mo siya naiisip, pero kinikilid mo siya. Isang araw, itong si Pangit, bigla na lang nalungkot. Tapos tuwing nalating si Maganda, iniiwasan niya. Sinto si Maganda pag habon na habon. Sabi niya Pangit, tatakot mo na yun si Maganda. Uy Pangit! Mabatiin siya eh. May problema ba? Nasaan natin nahabit na? Anong problema, Pangit? Eh kasi, mahal na kita eh. Kaya lang, ang ganda mo ako, Pangit. Di mo naman ako magugustuhan. Ano ka ba? Mahal na rin kita eh! Oo, tama kayo, no? Sabi nila, oh, buti na, matimbaw ng training. Anong point? Araw-arawin mo. Tama eh. Kung gusto mo matutunan ng isang bagay, araw-arawin mo. Kung si Pangit niya nakuha si Maganda, ikaw pa kaya yung makuha sports card mo? Yun! Araw-arawin mo lang para makuha mo ang Mustang mo. Number one tip! Number one tip! Taasan mo ang pangarap mo! Tama! In this channel, I'm gonna share to you guys my journey as an entrepreneur and as a network marketer. Because we all know how hard it is to do networking in the Philippines. There's a lot of judgment in the industry, especially when it comes to selling and network marketing. For me, network marketing is the most fulfilling way to become successful in life because you have to help other people. You have to create value for them. You have to motivate people. You have to inspire people. And you will transform the lives of other people, the lives of your downlines in the process of achieving your goals. And I'll do my best to create value for you guys, hoping that I could help fellow network marketers and people who love selling or who are trying to pursue a career in selling and inspire you to change your life for the better. So I'm gonna be uploading videos every week just for you guys. This is the end of vlog at lagi nyo lang tatandaan that everything good starts with a yes. Yun lang guys, magandang araw again. My name is MJ Lopez and see you soon.